XXOO Glowfam, Vince here, and welcome back to my YouTube channel. As always, make sure you like, comment, subscribe, and hit that little notification bell so that you are always updated. All the products used in this video will be listed down below. And if you are buying any, don't forget to tag me on Instagram at XXOOVince with the hashtag VinceMadeMeBuyThis. You can follow me on my social media accounts. Everything will be up here and linked down below. In today's video, gagawa tayo ng glamorosang glam. Yung glam na nang lalaban talaga. Yung glam na pwede mong ipangsampal dun sa kabit ng jowa mo. Pero gagawin natin yon ng naka-ASMR. Gusto mo ba yun? Nakakapanibago pala mag-vlog ng ganito. Kung napapansin mo, nakakulot yung buhok ko ngayon kasi gusto ko lang, gustong gusto ko. Sabi nila, kapag kulot daw, salot. Kung kulot ka, wag na wag mong iisipin yun dahil hindi ka salot. Maganda ka. Magandang maganda. Lagi mong tatandaan na hindi lang yung mama mo yung nagmamahal sa'yo. Mahal kita. Mahal ka namin. At higit sa lahat, mahal ka ng papa mo. So, ngayon, hindi na natin to papatagalin pa. Glowfam, just grab a drink, sit back, and relax. And without further ado, let's glow. So ngayon, sa glam na to, sisimulan natin sa ating kilay. Yung gagamitin ko ngayon is yung Miniso 3-in-1 Angled Eyebrow Pencil in the shade gray. Ito yung gagamitin ko sa kilay ko. Sisimulan natin sa pencil. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Kanya-kanyang trip lang yan. Eh, nagugutom pa naman ako ngayon. Gusto kong kumain. Dapat pala, nagmukbang na lang ako. So, sisimulan natin to sa paglaline ang kilay natin. Siguraduhin mong magaan yung kamay mo. Huwag mong himpitan yung kapit dun sa eyebrow pencil. Kasi magmumukhang demonyo yung kilay mo. So, dapat huwag mong masyadong higpitan yung hawak. Lalo na sa jowa mo. Kasi pag yung jowa mo nasakal, iiwalayan ka niyan. Ngayon, natapos na natin lagyan ng pencil yung kilay natin. Gagamitin natin yung sponge dito sa eyebrow pencil na to. Ang gagawin natin, i-fill in lang natin yung brows para walang gap, walang energy gap yung kilay mo. Dahil hindi natin masasabing nanlalaban ka kung yung kilay mo palyado. Ngayon, natapos na tayo maglagay. Gagamitin natin tong spoolie, pambrush ng kilay natin. Ngayon, lilinisin natin yung kilay gamit yung L'Oreal Paris Infallible Full Wear Concealer in the shade beige. So, maglagay lang tayo ng concealer sa glass palette natin. Tapos, kumuha ka ng flat brush. Kunin mo yung concealer. Tapos, simula mo nang i-carve out yung brows mo. Nagugutom na talaga ako. Gusto ko nang kumain. Ano bang masarap kainin? Ikaw ba? Kapag madaling araw, tapos gusto mong kumain, ano bang kinakain mo? Baka pwede mo namang i-share sa akin. Comment down below. Ngayon, na naka-carve out na yung kilay natin, yung mga natirang concealer, ispread niya lang. Mukha na namang nang lalaban yung kilay natin eh. At dahil nga, in today's video, ang gusto kong gawin is parang winged na liner. Naglagay na ako ng tape sa mata ko. Ito yung tape na pang ospital. Huwag mo itong gagayahin kasi masakit siya tanggalin sa balat. Baka masaktan ka. Alam mo naman na ayaw kong nasasaktan ka.
gusto ko, lagi tayong masaya habang magkasama. Kumuha ka ng concealer, tapos i-prime mo yung mata mo. Dahil gusto natin na yung ilalagay natin na eyeshadow is kumapit talaga. Kumapit dun sa lids natin para maganda yung dating. Sigurado ko, alam niya naman na hindi ako nagsiset ng lids ko kapag gumagawa ako ng mga ganitong look. Dahil mas gusto ko na mag-pop out pa yung color nung nilalagay ko na eyeshadow. Iba't ibang palette yung gagamitin natin today para gawin tong look na to. So yung unang palette na gagamitin ko ay yung Skin Eyeshadow Palette ng Glam Skin Manila. Yung pinakaunang shade na ilalagay natin sa lids natin is itong parang pulang shade na to. Yung deep na pulang shade na to, ayan, nakikita nyo, naglalaglagan yung powder. Madami-dami siyang fallout. Ayaw natin ang fallout. Ayaw natin sa mga taong pa-fall. Ayaw natin yung mga taong pa-fall. Yung mga taong papaibigin ka lang, papatakamin ka, tutuksohin ka. And shout out pala dun sa asong tumatahol. Gabing-gabi na, matulog ka na. So ngayon, ilalagay lang natin tong shade na to. Yung pangalan ng shade na to ay VAM, parang vampira. Vampira na sisip-sip ng dugo mo. Yung vampira na kakagatin ka sa leeg. Sa mundo natin, maraming pwedeng maging vampira. Pwedeng yung jowa mo kasi nasasarapan ka. Pero lagi mong tatandaan na pag inaabuso ka ng kaibigan mo dahil meron silang nahihita sa'yo, hindi vampira yung tawag doon. Ang tawag doon, linta. So ngayon, dahan-dahan kong nilalagay yung pigment na to o yung shade dito sa lids ko. Ilalagay lang natin siya sa crease hanggang sa mukha na siyang nanglalaban. Itaas pa natin ng konti. Tapos mamaya, meron pa tayong ilalagay na ibang shadow. Ngayon, kumuha tayo ng fluffy brush. I-dip natin sa shade na Hawks. Itong kulay na to, medyo malapit sa dun sa unang kulay na nilagay natin. Pero meron siyang pink undertone. Tsaka mas bright yung pagka-red niya compared dun sa unang kulay. Kaya ito yung ilalagay natin. Dahan-dahan mong stamp yung Hawks sa taas ng kulay na ginawa mo. Lagi mong tatandaan na huwag mong mamadaliin yung paggawa ng eyeshadow. Kasi hindi magiging maganda yung kakalabasan kapag minadali mo. Okay lang na i-take mo yung time mo sa pagbablend, sa pagbabuff. Dahan-dahan. Dahan-dahan mo siyang i-blend. Dahan-dahan mo siyang i-buff. Hanggang sa maganda na yung tsura ng kulay. Kumuha ulit tayo ng fluffy brush. Balik tayo dun sa shade na Vamp. Ipatong natin yun dun sa harsh line na pagitan ng Hawks at ng Vamp. Ngayon, kukunin natin tong Detail Makeover Sunset Dream 15 Color Eyeshadow Palette. Ang gagawin natin, kukunin natin tong parang red neon orange shade. Yung pangalan niya ay Blaze. Blaze, ibig sabihin, mabilis. Napakabilis ng pangyayari. Parang kahapon lang, magkasama pa kayong dalawa. Tapos ngayon, meron na siyang kasamang iba. Iba na yung hinahawakan niya. Iba na yung kinakasama niya. Hindi na ikaw. Umasa ka kasi. Umasa ka sa wala. Umasa kang mamahalin ka niya. Umasa kang ipaglalaban ka. Pero sa huli, hindi pala siya para sa'yo. Kitang-kita niya naman na medyo marami siyang fallout. Gusto kong sabihin sa'yo na huwag kang matakot. Balikan yung unang shade na nilagay mo. Balikan mo lang siya. I-reinforce mo. Ipatong mo dun sa nalaglagan ng fallout para bumalik yung unang kulay na nilagay mo sa mata mo. Ngayon, kumuha ka ng malinis na blending brush. Tapos, i-buff out mo lang yung edges ng ginawa mong shadow sa taas. Para mas smoke out palalo. Para mas diffused yung kulay. Sabi ko nga sa'yo, ayaw natin ang harsh. Ayaw natin ang mabigat. Gusto natin masarap lang yung nangyayari sa buhay natin. Pwede mong i-extend itong shadow sa wing mo. I-extend mo hanggang gusto mo. Basta masaya ka sa ginagawa mo. Gawin mo lang. Lagi mong tatandaan na importanteng masaya tayo sa lahat ng ginagawa natin dapat. Maraming taong mayaman. Maraming taong akala nila nasa kanila na lahat. Pero hindi sila masaya. Kaya yun yung gusto kong itanong sa'yo. Ikaw ba?
masaya ka. Ngayon, magka-cut na tayo ng trees. Hindi ko ika-cut yung trees ko ng tuluyan. Dito lang sa bandang baba yung ika-cut ko. Lagyan mo lang ng concealer. Yung gusto mong space na paglagyan natin ng shimmer. Ayan, dyan lang. Ginagawa ko tong ASMR ng hindi naka-aircon para hindi maingay dahil gusto ko. Ako lang yung naririnig mo. Ayokong may iba. Diba gusto mo yun? Gusto mo ikaw lang. Yung hindi ka ipapagpalit sa iba. Ikaw lang yung minamahal. Gusto mo ikaw lang. Gusto mo yung lalaban ka niya. Gusto mo pinapahalagahan ka niya. Pero yung pinakamasakit, yung pag hindi na kayo magkasama. Masakit yung nakikita mong hawak na siya ng iba. Hindi na ikaw. Wala nang kayo. Wala nang tayo. Yung susunod natin gagamitin ay yung Life Cosmetics Starlight Eyes in the shade Links. Ito yung ilalagay natin dun sa cut crease natin dahil gusto natin maging makinang, gusto natin maging maganda. Dito lang, ilagay mo lang ganyan. Kung matakot, ipatong mo lang siya dyan. Ganyan. Siguraduhin mong maayos yung pagkakalagay mo para maganda yung kalabasan. Kasi pag hinarap mo ang kabit ng jowa mo at pangit yung kinalabasan ng cut crease mo, baka pagtawanan ka niya. Ayaw natin yun. Gusto natin yung nang lalaban talaga yung tsura natin kapag hinarap natin yung kabit. Kasi baka hindi natin alam kung anong magagawa natin sa kanya o sa kanilang dalawa. Gusto ko matingkad na matingkad. So, kukuha ako dito sa Sunset Dream Palette ng shade na Golden Shimmer Shade siya. Ipapatong natin to dun sa Blythe Cosmetics na nilagay natin sa mata natin. Gumamit lang ako ng dry na brush para kunin yung pigment. And okay naman yung kinakalabasan niya sa ngayon. Dahan-dahan mo lang ilagay. Dahan-dahan mo lang ipack yung brush dun sa mata mo. Huwag mong mamadaliin. Huwag mong bibilisan. Kasi baka masaktan ka lang. Tandaan mo na yung mga bagay na minamadali, hindi nagtatagal. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang magmadali. Sulitin mo yung oras na meron ka. Magpakasaya ka. Pakasarap ka. Ayan. Ngayon, kukunin natin tong Caroline Graph Ink Liner. Tapos, gagawin na natin yung wing. Gusto ko yung wing ko mataba at malaki. Lagi mong tatandaan, kapag naglalagay ka ng wing, dapat yung kamay mo hindi nanginginig. Dapat steady ka lang. Dapat kalmado ka lang. Para hindi kung saan-saan pumupunta yung liner mo. Dahil pag yan, pumunta sa kung saan, mahihirapan ka ng burahin. Burahin yung pagtingin mo sa kanya. Dahil hindi mo matanggap na niloko ka lang niya at meron na siyang iba. And now, natapos na yung isang mata. Gagawin ko lang yung kabila off camera. Tapos magbabalik tayo. Tayong dalawa. Tayong dalawa lang nandito. And ngayon, Lufam, gagawin na natin yung base ng makeup. Sisimula natin by priming the face. So bago ko pa sinimulan tong video na to, nagilamos na ako. Ginamit ko yung Lana PH Activated Charcoal Soap. Pag ginamit mo yun, sobrang sikip ng pores mo. At sobrang fresh ng pakiramdam sa mukha. Yung parang natanggal at ng dumi. Pagkatapos nun, kinamit ko yung Lana PH Soothe and Hydrate Gentle Cleanser para malightly exfoliate yung face ko. Ngayon, ang gagamitin natin is yung Lana PH DNA Repair Elixir. Maglalagay lang tayo ng 2 pump sa face natin kasi napakamahal ng serum. Kaya konti lang yung dapat mong gamitin. Dahan-dahan natin ilagay sa face natin yung serum. Ihagod mo lang sa mukha mo yung serum para magpenetrate dun sa pores mo. Para manatiling hydrated yung mukha mo. Pagkatapos ka na, gagamitin na natin tong Lana PH 100% Pure Argan Oil para ma-moisturize pa further yung face natin. Again, konti lang yung gagamitin natin. Maglagay ka lang ng 2 drops sa face mo para manatiling hydrated kahit na walang nag-aalaga sa'yo. Ang gawin mo na lang, alagaan mo yung sarili mo. Again, ihagod mo lang sa mukha mo yung argan oil, yung langis, para manatili kang hydrated. Kahit punong-puno na yung mukha mo ng makeup ngayon na super hydrated na yung mukha natin.
magpa-primer pa tayo ng todo-todo kasi ayaw natin makita yung pores. So gagamitin ko tong Careline Blur Stick. Buksan natin yung blur stick and ihagod natin sa mukha natin para matakpan yung pores at para pag nilapat mo na yung makeup sa mukha mo, hindi siya papasok sa pores mo. Kaya maglalagay tayo nito sa buong mukha natin, sa buong mukha mo. Tapos, katulad kanina, ihagod mo lang yung primer sa buong mukha mo para evenly distributed yung primer at hindi lang yung T-zone mo nilalagyan yung buong mukha mo. Ngayon, ready na tayo para sa makeup. Para sa ating foundation, ang gagamitin natin is yung Maybelline New York Fit Me Foundation in the shade 228 or Soft Tan. Bubuksan natin yung foundation, tapos maglalagay tayo sa glass palette natin. Isa, dalawa, tatlo. Kumuha ka ng flat brush, tapos dot-dotin mo yung foundation at ilagay mo na sa mukha mo. Dahan-dahan, ilagay mo sa mukha mo yung foundation. Ginagawa natin to to make sure na well-distributed yung foundation sa mukha natin. Huwag mong kakalimutan yung ilong mo at yung noo mo kasi diba, matagal mo ng pinangarap na may lalaking re-respeto sa'yo at hahalik sa noo mo na parang lola. Kunin natin yung Glam Skin Manila sponge natin and let's bounce. Dot-dotin mo lang sa mukha mo yung foundation. Siguraduhin mong maayos yung pagkakablend mo ng foundation. Ngayon, gawin na natin sa kabila kasi gusto natin pantay lahat ng bagay. Gusto natin itrato tayo ng pantay. Ngayon, tapos na tayo. Tapos na yung mga panloloko ko sa'yo. Joke lang. Jowa mo yung nangloko. Hindi ako. Magko-concealer rin tayo. Gagamitin ko yung L'Oreal Paris Infallible Fullwear Concealer in the shade beige. Ilalagay lang natin yung concealer sa high points ng mukha natin to bring back the highlight ng face mo. Dahil pag sobrang flat ng mukha mo, magmumukha kang Manila paper. Isang kulay lang. Gumamit ka ng concealer para takpan. Takpan yung sakit ng pangluloko ng jowa mo. Para takpan yung puot. Para takpan yung eye bags mo. Yung eye bags mo na pinag-ipunan mo, kakapuyat, kakahintay ng text niya na nakauwi na siya ng bahay. Nag-aalala ka pero binabaliwala ka lang niya. Alam mo kung bakit? Dahil hindi lang ikaw yung pinapasaya niya. Meron pa siyang iba. Ngayon, siguraduhin natin na mabablend natin tong concealer na to. Unahin natin sa ilong. Kung saan naaalala mo, lagi niyang pinipisil-pisil yung ilong mo. Namimiss mo yun. I-blend natin sa noo. Yung noo na yan, dati lagi niyang hinahalikan. Kasi sabi niya, nare-respeto kita at hindi kita iiwan. Pero nasan siya ngayon? Meron na siyang kasamang iba. Meron na siyang ibang nare-respeto. And meron na rin siyang ibang sinabihan na hindi niya iiwan. I-blend natin sa baba, tanggalin natin lahat ng puyat, lahat ng paghihintay, lahat ng pagpapakatanga na ginawa mo para sa kanya. Aminin mo, nasaktan ka, naging masaya ka, nasarapan ka. Lahat pinaramdam niya sa'yo, lahat yun dinala mo, lahat yun pinagdaanan mo. Pero sa bandang huli, hindi ka naman niya pinaglaban. Iniwan ka niya na parang wala lang nangyari. Ngayon, pag nagkikita kayo, umaarte siyang hindi ka niya kilala. Parang wala kayong pinagsamahan. Parang dati, yakap-yakap mo pa siya sa kamay niya. Parang dati, yakap-yakap mo pa siya. Parang dati, lagi ka niyang inahalikan. Pero ngayon, iniwan ka na niya at hindi ka na niya kinikilala pa. Ngayon, nabasang-basa yung mukha natin. Kailangan matuyo. Kailangan matuyo ang sugat ng puso mo. So gagamit tayo ng Coty Air Spun Loose Face Powder in the shade Translucent with Extra Coverage. Buksan natin yung Coty Air Spun. Dahan-dahan nating itaktak lahat ng naiwan na pagmamahal sa puso mo. Familiar ba yung tunog? Yun yung tunog nung naliligaw pa siya, nung kumakatok pa siya sa puso mo. Ngayon, kunin mo yung powder at unti-unti mong dot-dotin sa mukha mo. Dahan-dahan hanggang sa matuyo, hanggang sa maghilom lahat ng sugat ng nakaraan. Noon, akala mo hindi mo kaya. Noon, sabi mo ang hirap. Pero habang natutuyo yung sugat sa puso mo, dun mo napapagtanto na marami kang bagay na natutunan sa relasyong pinasok mo pero iniwan ka.
Lahat ng mga bagay na natutunan mo sa relasyon ngayon, gamitin mo yon para maging matatag ka. Para harapin lahat ng mga darating pa na pagsubok sa buhay mo. Ngayon, alam mong kaya mo na. Kaya mo nang lumaban. Kaya mo nang mag-isa. Bakit? Kasi nasanay ka na. Nasanay ka nang mag-isa. Tapusin na natin yung ilalim ng mata. Ngayon, kukunin natin tong shade na vamp. Itong pulang shade. Pula. Tulad ng puso mo. Ilagay natin tong vamp. Naglagay ako ng pulbos para may sasalo. Sasalo sa mga nagpapaasa sa'yo. Minsan, kailangan mong ma-realize na huwag mong ipipilit yung sarili mo sa isang tao. Sa isang taong hindi ka naman kayang panagutan. Sa isang taong hindi ka kayang ipaglaban. Maging matapang ka. Harapin mo lahat ng bagay. Kakayanin mo lahat ng pagsubok na ibibigay sa'yo. Mahirap, pero kakayanin mo. Kasi natuto ka na. Hindi ka na mahina tulad ng dati. Ngayon, tapos na tayo sa kalahati ng lower lash line natin. Babalik tayo dun sa Sunset Dream Palette. Kukunin natin tong shade na golden. Ito yung gagamitin natin sa inner lower lash line natin. Ilagay lang natin to sa may inner lower lash line ng ganyan. Huwag kang matakot. Ilagay mo lang. Sa buhay mo, marami kang pagdadaanan. Maraming mga risk na gagawin. Huwag kang matakot. Sundin mo yung sinasabi ng puso mo. Paglaban mo kung ano yung tama. Doon mo makakamit yung totoong kaligayahan. Ngayon, magta-tightline na tayo. Gagamitin natin yung EB Advance Eye Define Waterproof Matic Eyeliner. Kulay itim to, sing itim ng kaluluwa ng best friend mong inagaw yung jowa mo. Hindi man lang siya nag-isip, sabi niya, "Sorry, bes, lasing kasi kami." Totoo ba yun? Kapag lasing ba yung tao, hindi na nakakapag-isip, isang malaking kalokohan yun. Huwag kang maniniwala. Huwag kang magpapabulag sa katotohanan. Pareho silang makate. Pareho silang dinatna ng tawag ng laman. Gusto mong umiyak. Gusto mong sumigaw. Gusto mong manakit. Tapusin na natin yung mata. Dito sa Sunset Dream Palette, kunin natin yung shade na Eventide. And ilalagay natin to sa inner corner ng mata natin. Siguraduhin mo na pag naglagay ka sa inner corner, ibe-blend mo kasama ng ibang mga shadows. Gamit yung parehong shade, ito rin yung ilalagay natin sa ilalim ng brow bone. Dahan-dahan mo lang ilagay. Dahan-dahan lang para hindi ka masaktan. Para hindi ka masaktan sa katotohanan na wala na siya sa buhay mo. Gawin din natin sa kabila kasi gusto natin pantay. Pantay-pantay ang pagtingin ng tao para sa atin. Walang nakakalamang, walang naiiba. Pantay-pantay. Kumuha ka ng fluffy brush and siguraduhin mong ibe-blend mo yung highlight dun sa ilalim ng brow bone mo para walang nakikitang harsh lines. Kung napapansin mo, hindi na ako nag-bake ng mukha kasi alas 5 na ng umaga at wala naman akong lakad. Pero kung may lakad ka, siguraduhin mong magbe-bake ka ng mukha para hindi ka oily. Mag-contour na tayo and gagamitin ko yung Detail Makeover Contour and Blush Palette. Kukunin ko tong shade na to para sa contour. And ito yung ilalagay natin sa mukha natin ngayon. Huwag kayong masyadong mabibigla kung medyo harsh yung dating ng contour sa unang lapat. Kasi mamaya, ibe-blend pa natin yung contour. So, ilagay muna natin ngayon yung contour sa mukha natin. Saan? Sa gilid ng mukha para hindi halatang napag-iwanan ka sa kusina. Sabi nila, kapag tumataba daw, naaalagaan ng maayos sa isang relasyon. Minsan totoo, minsan hindi. Lagyan din natin sa may noo para hindi halatang mataas na yung hairline mo. Tumaas yung hairline mo kakaisip sa jowa mo. Sa jowa mong iniisip mo, pero siya naman may iniisip na ibang tao. Lagyan din natin yung jawline natin para sabihin naman ng tao na meron tayong leeg at hindi tayo basta-basta lang napabayaan sa kusina. Ngayon, we will dip into the shade yun sa gitna to blend our contour and to bronze the face. Dahan-dahan mo lang ilagay. Huwag mong mamadaliin dahil pag minadali mo, masasaktan ka lang. Ngayon, para sa blush, ang gagamitin ko is yung Vice Cosmetics Outer Blush in the shade title. Maglagay ka ng blush para kunyari kinikilig ka kahit wala nang nagpapakilig sa'yo. Lagay mo lang to sa cheeks mo. Pwede mo rin siyang i-extend sa temples. Okay lang na kumapal yung blush mo kasi mamaya maliligo naman tayo ng highlighter. Kaya huwag ka mag-alala, mawawala rin yan. Nakalimutan ko palang mag-nose line, so mag-nose line muna tayo dahil wala pa tayong pampa-rhinoplasty, diba? Girl, mas mahal yung rhinoplasty kaysa sa pambili mo ng contour palette. Para sabihin hindi peke yung pagkakakilig mo, lagyan mo rin ng blush yung ilong mo para kunyari tisay ka, namumula pag kinikilig.
Ngayon, mag-highlight na tayo. Gagamitin natin yung EB Advance Glow Out Highlighter in the Shade Spotlight. Lagi mong tatandaan na importante mag-highlight para pag nakita mo yung kabit ng jowa mo, mabubulag mo siya sa kagandahan mo. Ipapamukha mo sa kanya na hindi ka karapat-dapat na ipagpalit, na ikaw ang tunay na reyna. Pero alam mo, kung ako sa'yo, hindi ko na ipapaglaban yung jowa ko kung malalaman kong meron siyang kabit. Alam mo kung bakit? Kasi una pa lang, nang kabit siya, kasi hindi ka na niya mahal. Nang kabit siya, kasi meron siyang hinahanap na hindi mo kayang ibigay. Nahanap niya sa ibang tao yun. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo mapupunan yung mga pangangailangan niya. Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo na siya. Alam mo kung bakit? Kasi you deserve better than that. Dapat sa mga katulad mo pinaglalaban. Dapat sa mga katulad mo hindi pinapabayaan. Kung ganito yung gagawin mong highlight pag nakita kayo ng kabit ng jowa mo, ewan ko lang. Para sa lips, gagamit muna ako ng EB Matte Lip Liner. Hindi ko pa rin alam kung ano yung shade nito, pero ito siya. Ang hirap naman siguro magsalita habang nagli-lip liner. So magli-lip liner muna ako and babalik ako sa inyo. Ngayon natapos na tayo mag-lip liner. Maglalagay na ako ng lipstick and gagamitin ko yung EB Advance LTD Liquid Lipstick in the shade Skinny Dip. Ngayon, natapos na tayo. Isiset na natin yung mukha gamit yung Makeup Revolution Glow Fix Illuminating Fixing Spray. And now, this is the look all done. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. I love you guys so much. XXOO Glow Fam. And I'll see you on the next one.